Kamusta mga tol? Wow naman no, parang gumaganda na ata yung triangle office ng gilas natin ah. Pero teka lang, napansin nyo ba? Parang merong ibang problema yung gilas sa opensa. Gilas Pilipinas vs Taiwan Pilipinas friendly match, sirain natin yan. Pero bago yan, at tiyara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, sa first half nakita natin, palagi nagpiplay talaga yung gilas natin no. Tsaka pinagsabay si Pasador tsaka si Panukit. Eh no, nagpalit sila ng pwesto triangle. Narito ng konting depensa, cross court pass yung ginawa. Pasador, jumpers, walk yon. Yung napansin ko kadalasan ginawa ng gilas natin itong play na to, pinch post, di ba? Pasa sa high post, tapos kakat na ganyan. Nakabuelo tuloy, dire-diretso ni Pogge, shoot! Baos pasitan! Okay pa, tinan nyo, halos pares lang talaga to eh. Pero this time, walang cut na ginawa. Naging 2-man game sa strong side. Tapos syempre, etong tatlo na to sa weak side, mag-screen na nyan, diba? Yan mga tol, maganda yung pwesto na yan ha. Kasi etong nasa weak side ng depensa, may hihirapan makatulong yan sa strong side. Kasi tinan nyo mangyayari eh, oh. Pwede kasi mag-screen na yung tatlo na yan sa weak side. Pero biglang tinira ni Pogi, 4-3 shoot! Ah, ito, tingnan nyo, same lang yung pwesto nila, diba? Tingnan nyo, oh, nung nakasalas lang na tapos tumulong yung depensa sa strong side, tingnan nyo yung nangyari, oh, cross court patch yung ginawa, diba? Lumamang na ngayon na screen na sa weak side kanina, bakit ka nyo? Kasi nga, eto si Detroso, tingnan nyo mga tolo, tumulong siya sa depensa, diba? So, nangyari tuloy, dalawa na lang yung natirang depensa sa weak side, eto tatlo yung nakaputi sa weak side, ano mangyayari? Kaya yan, pasa-pasa tuloy, nakita yung bakal, patay ka dyan! At yan yung reason kung bakit sinasabi ko kanina na parang gumaganda na ata yung triangle offense ng gilas. Kasi mga tol, parang naiintindihan na kasi nila yung galaw ng depensa eh, no? Yan, tinan nyo, same lang halos yan, diba? Tumulong sa ibabaw, dapat yan, i-screen na kagad si Pasador yan eh, oh. Umi-screen naman ng konti, na-open 3 si Optana, all for 3, tungkabya, pero naawa pa nga. Paulit-ulit, halos yan yung ginawang play ng gilas natin eh, no? Pinch post, tapos ito, dinadiretso nila ngayon sa 2-man game. Habang itong tatlo, nasa weak side, nag-i-screen na silang tatlo. Ayan, napaswitch yung ginawa, pinostehan kagad ngayon ni Justin Bowen Revival, diba? Ayun, dumobol din tuloy Taiwan Pilipinas, easy pass yan, Barbara Perez for 3, patay ka dyan! O yan, tinan nyo, triangle offense pa rin, diba? At kung mapansin nyo, palaging si Justin Bowman Revival yung nasa strong side. Naging isolation na yan. Yan mga tol, part pa rin naman ng triangle offense yung isolation na yan eh. Ayun, nice move, bagsak! Hindi na binantayan, layup yan! Oh, ito pa isa, tingnan nyo, oh, pares lang talaga to, isolation sa poste, diba? Ginagawa rin itong madalas ng Chicago Bulls dati kay Jordan eh. Medyo mababa si Detroso dito, na-open si Pasador, jumper na naman, pasok na naman, aba, nakakadalawa ka ng jumper, Pasador, ha? Oh, ito pa isa, semi-pass drink naman to, pinasa na naman ni Justin Bowman revive kay Pasador, jumper na naman, aba, nakakatatlo ko na, Pasador, ha? Yan mga tol eh, no? Kapag nagkakaswitch ang ginagawa nila, pinopost yan kagad ni Justin Bowman Revival eh, no? Pero pansin ninyo eh, si Detroso, tinan nyo, lumalapit eh, no? Nalibre tuloy yung Panukit sa cut, nice pass, layup yan! Eto medyo iba mga tol kasi yung ginawa nila, nag-pick and roll sila sa ibabaw. Nag-under the screen yung banta, yan nakita tuloy ni Papa dun yung bakal, for 3 shoot! Pero siyempre, meron din mga pagkakataon na parang hindi talaga alam ng gilas yung gagawin sa play eh, no? Yung pang gumagalaw naman sila, pero sagwa talaga, ang bagal pa ng execution eh, no? Screen na dapat sa corner yan, pero yan, nag-slip screen si Betamayo yung tapon, ang sabaw. Ang gandahan naman, nakikita mo naman, nagpapasahan talaga yung mga players ng gilas, wala nagbubuhay eh. Gumagalaw talaga yung bola, mirem ka ba? 4-3, tungkab naman! Okay pa, tinan nyo, halos pa lang nag-dribble, diba? Tuloy-tuloy yung galaw ni Barbara Perez, ang ganda oh! Ipinasa tuloy kay Panukit, pinasa ulit, nice pass, leapal ka dyan, tol! Pero yung hindi naman natin masyado madalas nakita yung ganito, oh, yung atake ng sentro sa poste. Maliit yung patay ni Panukit, nakalusot, tak-tak! Kay Soto, ginulot ang bumunta sa pala David Robinson, tak-tak! O yan pa, isa, tinan nyo, kay Panukit na naman, sa poste na naman, di ba? Panukit versus Detroso, sumalaksak, napunta sa ilalim ng board, ang lalim! Ayun, naipasa naman, palo ka dyan, tol! Hoy, like mo, ha? Ano, isang linggo ako nagbakasyon eh, noong tagal eh, no? Pero mag-like ka na! Tapos mga tol, ito naman yung sinasabi kong parang problema ng gilas natin eh. Ito oh, nung biglang sumona yung Taiwan-Pilipinas, parang hindi alam ng gilas yung gagawin natin eh, no? O yan, Aptana all for 3, tungkab naman. Bumagal talaga yung pesa ng gilas, nag-triangle office pa nga sila, pero nakasona kasi yan eh, oh. Ayun, natapik na nga, binweres lang, nakuha pa rin, nice pass oh. Pwede galar, parobo, naawa pa nga. Napansin nyo rin ba yun mga tol? Parang naging larong, ay stupid yung larong ng gilas natin nung biglang sumona yung Taiwan-Pilipinas eh. Ang gulo talaga ng galawan, ay tinira na lang, baldog na nga. Kaya yung nangyari pa nga, biglang nakahabol pa yung Taiwan nung zone defense sila eh. Kasi ayan o, walang pumupuesto sa mga butas ng zona. Kinick out, Optana all for 3, tungkaw na naman. O ayan pa, tinan nyo, ang gulo talaga eh. Zona yan eh, no? Pero si Panukit nasa labas, ang weird diba? Dapat kapag zona si Panukit nasan ba? Nasa abangers area dapat, para drapas tsaka alley-oop siya doon. Pero gusto talaga maging unicorn eh, nasa 3 points, tinira na nga, ayun kulo sa vitamins.
Okay pa, tingnan nyo, so defense yan, diba? Yan, ganyan dapat ang pwesto, oh. Tapos, pwede mo nga ipasa na kagad kipanungkit yan, diba? Pero hindi kagad ipinasa, itinira pa rin ni Pasador. Ang layo naman niya, Pasador, tungkap na naman. Hindi naman kasi magiging effective yung triangle offense sa zone defense, eh. So tama na itong ginagawa ng Taiwan Pilipinas, no? Sumuna kasi sila, eh. At yan, panungkit yan, ganyan. Ang lapit-lapit na yan, laki-laki mo. Surpul ka na dapat sa ganyan, tungkap na naman. Ah, ito, medyo magulo yung zona ng Taiwan eh, no? Pero yan, no? Yan yung tamang pwesto. Si Panungkit nasaan? Nasa ilalim. Si Pasador nasa gitna. Para kapag tumulong yung sentro, eh, si Pasador, tingnan nyo, oh, nag-aabang na ng paso. Oh. Good execution nila dyan, ha? At ito mga tol, kung naalala nyo, no, dati merong ginawa yung Gilas, yung ginawa nila si Scotty Tuhati, nilagay nila sa gitna ng zona, diba? Yung point guard yung nasa gitna eh, no? Pero since wala nga si Scotty Tuhati, nagbuburakay, o ayan, si Tusam na yung nasa gitna nila ngayon. Ayan mga tol, maganda yung pasahan nila dyan eh, no? Nalibis siya si Brown Revival for 3, patay ka dyan! Pero yung diskarte na yan mga tol, duda ako dyan eh. Kasi kapag nag-gets na ng kalaban na hindi naman titira yung nasa gitna. Kasi elite naman ang nasa gitna eh, oh. Papasa lang yan pag nandyan. Dito kasi medyo tumulong ngayon sa loob si Kim Chu, diba? Pero hindi naman kasi kailangan tumulong kasi nga si Tusam yung nasa gitna. Ang bantay si Detroso, laki-laki oh. Kaya yun, nakita to rin Justin Barman Revival ang bakal. Patay ka dyan. Ayun, nakarami ng pasa si Tusam sa ganyan eh mga tol eh, no? Wish ko lang talaga wag sana mag-gets ka agad ng kalaban yung gagawin dyan eh. Kasi ang liit na nasa gitna natin, hindi naman titira yan, papasa lang yan sigurado eh. Yun, nice pass na naman, no? Reverse! O ayan, tingnan nyo si Panungkit. Ayan, sinasabi niya, hoy, dito sa gitna, dito lang, dito sa gitna kayo. Tama naman si Panungkit mga tol, kasi nga nakasona yan. Dapat meron lagi sa gitna eh. Ipinasa sa ibabaw, ayan o, si Justin Baban Revival nasa gitna na ngayon. Medyo nalibre naman sa si Tusam for 3, tungkap na naman. At ayun, hindi na rin halos pumapasok yung mga 3 points ng Gilas simula nung sumuna yung Taiwan. Ayan, Beto Mayo, 4-3, tungkap naman. Now, ito mga tol, no? Ito yung isang reason kung bakit isinali sa Gilas si Morset Amos kasi kailangan natin ng spacer na 4 eh. O yan, Morset Amos, 4-3, patay ka dyan. Kung hindi nyo napapansin mga tol, parang si Bong Hawkins kasi si Morset Amos eh. Etong play na to ng triangle offense, ang gagawin nila, ipapasa nila sa post tapos sa weak side, i-screen bigla yung 4 sa may free throw, diba? Ayan no, pangit lang yung pass ni Panungkit dyan eh, panira na dapat yan eh. Ayan, perfect sa play na si Morset Amos, diba? Ayun, broken play na tuloy yan, dinobo team si Pogi, pinasa kay Morset Amos, portunin na naman, ako tungkap na naman. Ganyan kasi mga tol, ganyan yung ideal na build ng 4 ng triangle offense. Parang itong si Betamayo rin eh, no? Yung meron pang shooting. Kasi sa mga ganyang spots, tira na talaga yung triangle offense eh. Kaya sinasabi ko dati, kung naalala nyo, si Freddy Aguilar, hindi naman talaga bagay si triangle offense yan. Kasi panloob lang yan eh. Ayun, nice pa, solid up yan. Mas bagay si triangle offense yung mga kagaya ni Miriam Cambao na meron tira sa labas tsaka marunong mamasa. Kaya hindi nakakapagtaka na isinali ni Coach Tim Kuhn itong mga batang to. Now ito mga tol, sa depensa, tao-tao kadalasan yung ginawa ng Gilas natin eh, no? Pero sa pick and roll defense, yung umpisa si Panungkit, eh, tinignan nyo, oh, drop coverage siya, tiniraan tuloy yung 3 points, patay ka dyan. Si Panungkit tsaka si Pasador, para yung drop coverage yung ginagawa sa pick and roll defense. O yan tuloy, tiniraan na naman 3 points, patay na naman. At yan mga tol, yan yung malamang maging weakness ng depensa natin, lalo-lalo na kung European team yung kalaban natin eh. Eh, puro shooter sa 3 points yung mga yun, diba? Hindi pwedeng ganyan ibibigay natin mga tira ng mga open na 3 points. Pero ito mga tol, no? Merong ibang ginawang depensa ng Gilas na ngayon ko na talaga nakita sa buong buhay ko. Yan, nakita nyo, oh. O, ano nangyari doon? Si Pasador, hindi nag-drop coverage, diba? Nag-stick lang siya sa tao niya at si Freddy, siya yung sumalungo sa ilalim. O, ayan pa, tinan nyo. Si Pasador, tinan nyo, oh. Nakadikit lang talaga kay Detroso, eh, oh. Tapos si Panungkit, siya ngayon yung tumulong sa ilalim. Yan, palobo, naawa pa nga. So, hindi na talaga yung drop coverage, mga tol. Wala na kasing pakiram si Pasador sa ball handler. Yung nasa ilalim, siya yung sumasalo sa mga sumasalaksak, eh. At yung nasa wing, ang ginagawa nila, nag-rotate sila ngayon sa ilalim. So, ganyan yung nangyayari. Butas yung gitna natin, tapos yung mga kick-out, papunta sa wing, butas din, eh. Kaya puro ganyan talaga yung mga tinira ng Taiwan. Okay pa, tinan nyo, pares lang talaga eh. Pagbasta nyo mabuti si Pasador mga tol, stick lang talaga siya kay Detroso eh. Tsaka si Panungkit, siya ngayon sumalo sa sumalaksak. Tapos ito oh, si Justin Baman Revival, siya naman yung nag-rotate ngayon sa iniwan ni Panungkit sa ilalim. Kaya paplota na naman yung tinira eh, yun, tungkap na naman. Ang tanong ngayon, maganda ba yung defense na ganyan? Isa lang yung ibig sabihin niya para sa akin kasi mga tol eh, tanggap na talaga ni Coach Tim na weakness talaga yung trap coverage si Pasador. Kaya ganyan no, nag-try tayo ngayon ng ibang defense na pwede natin gawin, diba? Pero syempre, meron butas din yung ganyan. Ay, tinan nyo, nakalusot na nga yung ball handler eh, oh. Ang nakakalungkot lang yan, syempre, imbis na magagamit mo palagi yung sentro mo sa depensa, wala, ayan, tinan nyo, nakastick lang yung sentro natin sa sentro ng kalaban. Pinapaubayan na lang natin sa bilis ng mga guards natin yung depensa natin. Ang malaking tanong dyan, mayayari ba tayo dyan? Well mga tol, kung sunod-sunod na ganyan yung gagawin natin depensa, malamang talaga, madaling makikita ng kalaban yung ganyan yung depensa natin. Makakabuelo sila palagi ng ganyan, no? So siguro pwedeng imix lang ng konti ni Coach Tim tong ganito para di naman obvious na ganito palagi yung ginagawa natin depensa.
At ito pa pala mga tol, since wala ngayon si Edo Manzano, wala tayong big man stopper eh, no? Kaya yung nangyayari, tinan nyo, oh. Si Pasador, siya yung tumatao ngayon kay Detroso. Ang laki nito eh, oh. 7-6 ata to si Detroso eh. Every time ngayon mapapasahan sa loob si Detroso, walang notice talaga yung gilas, kundi double team palagi na ganyan. Pero okay naman yung dinipesa ni Pasador dyan, oh. Maganda naman eh, oh. Ilang beses pa nga nakita natin, diba, sa mga entry pass na tapikan palagi ni Pasador ng bola, eh, tapo ng sabaw. O ay paisa, post na naman, entry pass na naman. Ayun, natapik na naman ni Pasador, tapo na naman ng sabaw. Buti na lang talaga, banaw si Detroso eh, no? Kaya ayun, nakakadepensa palagi si Pasador dyan. Pero mga to, laban sa Latvia, mukhang kailangan talaga natin si Edu Manzano eh, no? Para meron naman tayong pandepensa sa mga big man na Latvia. So yun mga tol, no? Parang nag-i-improve talaga yung triangle offense ng Gilas. Pero kailangan talaga masanay ditong Gilas sa zone defense sa kalaban, kasi hindi naman talaga gagana yung triangle offense kung naka-zone defense yung defense eh. At ayun, sumubok din tayo na ibang defense sa pick and roll para hindi na ngayon puro drop coverage yung ginagawa natin. At yun naman talaga dapat yung gawin natin sa mga tune-up games na ganito, para makita natin kung ano ba yung kulang sa team natin, para meron tayong pagkakataon na ayusin yung mga kulang na yun. Hindi puro learning experience lang, di ba, Coach Chot? Okay na panghimagas, mag-like kayo, mga hitam ng step aside.